Yo mga kap, welcome back. Maraming po salamat sa inyong pagkatabay dito sa ating channel, Kapuntos Page po. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Maganda po kayo lahat. At thank you for coming back dito sa ating channel. Maganda po yung naging usapan natin o comment dito last video, no, tungkol sa Wembanyama and Kai Soto tandem. Isang dream tandem lang naman yan. Wala namang katuwaan lang. At yan po ay pinost natin, parang pwede naman siguro mangyari, bakit hindi, di ba? At kung sakasakaling papalarin, ay malay nyo, total nagde-develop pa naman itong team ng San Antonio Spurs ngayon, at anong ting na magiging playoff team na sila next year, no? Still may mga points na mag-excel itong si Wembanyama sa NBA, pero may mga points din na mahihirapan din siya gawa ng kanyang frame, no? Yung frame niya medyo manipis pa. At although ika nga sasabi ni Shaquille O'Neal, no, yung mga big man ngayon ay madali nang makakapag-adjust. And ito po, no, sinasabi ko rin ito gawa ng marami yung nagsasabi ninyo, mahina pa si Kai Soto, payat pa si Kai Soto, lampa, lambot, no. Kasi sabi ni Shaquille O'Neal, sa laruan ngayon sa NBA eh hindi na katulad ng dati na kailangan mong makipagpukpukan sa loob, no? Kailangan mong makipagbalyahan sa loob. Hindi ganoon po ang mga sentro ngayon. Kailangan mabilis, nakakashoot ka sa labas. Yun ang talagang hinahanap ngayon. And yun ang kayang gawin ni Kai Soto, no? Sabi niya, madali makakapag-adjust kahit manipis ka. Kaya ito si Chet Holmgren, di ba? Kaya itong si Victor Wembanyama ay ganun din, pareho sila ng frame. At si Kai Soto actually mas mabigat siguro, no? Mas medyo may laman si Kai Soto at medyo hasara si Kai Soto sa banggaan. But hindi na katulad doon dati na itong si Shaquille O'Neal nagdo-dominate, Olajuwon, itong si David Robinson, yung mga big man na yan, no? Sila Bill Wellington ng Chicago Bulls, talagang pukpukan po talaga, no? Luke Longley, lahat po yan na kailangan talaga malakas sa pangangato. Ngayon po iba na po yung laruan ng sentro ngayon, at pinapapansin nyo hindi na nga sila nangangailangan ng sentro, di ba? Nakita nyo naman si Adebayo ay 6'9 lamang po, ngunit namamayagpag dyan sa Miami Heat. Ito rin pong si Kevin Durant nga, 7-footer, pero nakalist lang siya ng 6'10, 6'11, kasi ayaw niyang maging sentro. Hindi na po kailangan, eh. Parang ano na ngayon, eh, parang positionless na ang isang basketball ngayon, eh. Tulad nitong si Wembanyama, pwedeng maging point guard, no? Na sentro o point center. Kasi iba na ho yung ano, yung generation ngayon, no? Na-train na po itong mga players na to, bata pa lang, kung paano mag-handle ng bola, kaya kayang-kaya nilang i-manipulate yung bola kahit hawak nila dito sa labas. So, yun ang isang pwede natin tignan kung bakit pwede pang makuha si Kai Soto. Meron na comment na sabi niya, hindi na nga na-draft, hindi pa kayo, umaasa pa kayo, sabi nilang ganoon. Ay, nakakasakit na ulo yung mga ganun tao, di ba? Hindi pa na-draft. Alam nyo ba na apat ngayon ang undrafted na naglalaro sa Miami Heat? Isipin nyo yan. Apat po, no? At sino-sino ba? Okay, si Max Strus, Duncan Robinson, sino pa ba? Si Caleb Martin ba? Si Martin, at saka si... Apat sila eh. Teka, tingnan ko. Okay, si Gabe Vincent. Apat po silang undrafted naglalaro sa rotation ngayon ng Miami Heat. Undrafted. So, wala hong basihan yung sinasabi nyo na undrafted siya. Kaya nga siya undrafted. Hindi siya na-draft. Umaasa pa kayo. So, sino kayo magsabi sa amin na umaasa pa kami? Na meron namang pruweba. Si Austin Reeves ng Lakers. Undrafted yan. O, tingnan nyo. Napakagaling ngayon. So, hindi po iyon ang dahilan para tumigil ka sa iyong pangarap, no? Maaring sinasabi nga nila yung benchmark mo nung draft day ay naandito pa, no? Yung iba ay naandito. Tapos pwede mo pa silang lagpasan. Actually, no, yung mga na-draft nga sa kahit magbilang kayo ng
10 hanggang 15 na draft last year. Natatandaan nyo ba ang mga pangalan nila? Isipin nyo na lang yun. No? Siguro yung mga top 5 natatandaan pa natin, pero yung iba hindi na. Ako natatandaan ko kasi nagko-collecta ako ng mga cards, no? Marami akong mga kinokolektang card na from 2022, 2023. So, alam ko kung sino yung mga naandyan pa at sino yung nasa G-League, sino yung dinedevelop pa. So, hindi dahil nag-draft ka, eh, ready ka na. Hindi dahil, nag-draft ka, eh, yun na yun, no? NBA ready, kaya mo nang gawin lahat. I-develop ko pa nga, hope. Kaya nga, potential ka pa eh. Potential pa lang yung binibili o kinukuha nila sa iyo. And then again, i-develop ka nila. So, marami nagsasabi, hindi pa NBA ready, malambot pa si Kai Soto, mga 2 to 3 years pa. Paano mag 2 to 3 years madidevelop ang ano niya dyan eh, kung mga kalaban niya eh, dito sa liga na ganito eh, hindi siya pinapasok, hindi siya tinitraining. Magandang training dito sa US, magandang mga nutritionist nasa US, at maganda na rin yung malayo siya dyan at nakakapag-adjust siya sa mga contest dito sa US. Yung level ng competition ay mataas. Mataas din siguro yung matututunan niya. Alam niya naman na mayagpag siya dyan sa Skills Factory, bakit hindi, no? At mga nakakalaban niya yung mga taga-US, yung mga prospect noon eh, nakakalaban niya na, no? Sila Tari Iso, nakakalaro niya dati. So, kung wala siya sa level na yon, hindi ka makakapaglaro dito. At hindi siya kukunin ng Division 1, no? Hindi ka iimbitahan ng mga Division 1 colleges, hindi siya bibigyan ng kontrata ng G-League Select. So, ingat po kayo at huwag po sana kayong magsawang bumalik sa Kapuntos PH. Salamat po. Bye-bye!